Isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to another episode ng broadcast natin. At saka una-unahang episode na ito ng Lighthouse Cafe ngayong taong 2024 ay binabati po natin kayong lahat ng isang manigo at isang pinagpalang bagong taon. We are happy that we are entering our 8th year actually ng 24/7 airing sa GCTV and of course our own Lighthouse Cafe TV talk show. In fact, sa ating palabas na ito ay magtatatlong taon na tayo, Reza, na nagla-live broadcast. And year on year, we are seeing God's grace and provisions as we continue on this media ministry. Yan, tama po yan, Bishop. And of course, happy and blessing-filled New Year po sa bawat isa na ating mga manonood ngayong gabing ito. At sabi niyo nga po, Bishop, na hindi po madaling mag-maintain ng isang TV channel na 24/7 po airing. Ngunit sa biyaya po na Panginoon ay nagpapatuloy po ang GCTV and of course, our own shows from Lighthouse BBC. Napakarami pong nangyari nitong 2023, no, Bishop? Yes. And at the same time, napakarami rin natin pwedeng maipagpasalamat. Marahil yung ibang mga viewers natin nagpapasalamat sa increase sa kanilang mga career, sa kanilang mga businesses. Meron din dyan mga increase sa mga members ng family, no? But more importantly, we also see an increase involvement sa working sa mga ministries, not just to serve and reach out sa mga members, but also to the community people. Yes. At ngayong special New Year episode natin ay marami rin po tayong makakakwentuhan sa kanilang mga pinagpapasalamat at excited na harapin sa bagong taong ito. And ako nga, no, nabanggit na po natin yung Lighthouse Cafe. Excited na muli ako sa mga magiging mga guests ulit natin sa taong ito, yung mga pag-uusapan natin for sure. Marami na naman muli tayong matututunan mula ito, sa kanila. Yan. Oo. Harvey, ikaw. Opo, ako naman, actually, Erica, nabanggit nyo nga po kanina, no? Marami tayong ipinagpapasalamat po nitong nakaraang taon. So, katulad na lang po yung nabanggit din ni Gabby kanina, of course, yung sa work and of course, yung mga blessings with businesses and all. But ang ipinagpapasalamat po talaga nitong nakaraang taon is yung personally, yung family namin ay patuloy na nakakapaglingkod po sa Ecclesia bilang isang pamilya. At ayan, inspirational discussions await you tonight. So, ano ang dapat nating mga pagpapasalamat sa ating Panginoon, no? At sa lahat ng naranasan natin, yung mga positive lang ba? Opo. Can we actually thank God for yung mga negatibong bagay, minsan nakakalungkot na mga experiences? Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome again to Lighthouse Cafe. So, ngayon po ay, syempre, ano po, no, kompleto tayo dito with all our hosts. At syempre, quick recap lang po, dahil napakarami pong nangyari nitong 2023. In fact, kakatapos lang po ng ating Lighthouse Family Camp a few days ago. Ayan, napakaganda po na ano, nakita natin ang bawat family na... Yung Lighthouse Family Camp is actually an undertaking mismo ng Lighthouse Bible Baptist opo. Churches. And ministries. Oo, and ministries. Mainly yung ating mga churches sa Metro Manila. At every time, every year, ay nagkakaroon tayo ng isang gathering which we call Lighthouse. All Lighthouse. Family Camp. At marami tayo doon. Opo, yes, talagang family. So, sabi nga ni Gabby kanina, increase din ang mga family members and we saw a lot of the new family members doon po sa ating All Lighthouse Family Camp. Oo, at napakaganda ng mga activities, hindi ba, Harvey? Yes po, totoo. Lalo na yung quiz. Yung panibago kong quiz, tinawag ko natin ngayon this year, Bishop, na bar exam. So, kumbaga, level up po siya nung mga nakasanayan po natin itong mga nakaraang taon na Bible quiz po. Yes, we actually value what we are as a church. And even itong Lighthouse Cafe, it's not just something that we offer to people, no, sa mga nanonood sa atin, as individuals, like hosts. Okay. Ano po, whatever we extend to people around us, kahit sa mga programang ito, we do it as a church. Yes. Ben Bishop, no? 8 years. 8 years. Yung Lighthouse Cafe, akalain natin na ganun ba kadami ang pwedeng pag-usapan, yung good talks. Pero true enough, no? Hindi po tayo naubusan ng pwede parang pag-usapan. Si Harvey nga, nakita ko nung lumaki ng 8 years. At naging entrepreneur, no? Wow. Yes. Pero ang prayer lang po natin talaga is
patuloy po every week ay maging relevant po and inspiration and blessing po yung ating mga pinag-uusapan dito sa ating Lighthouse Cafe. Well, in fact, wala tayo sa ating regular na venue. Mm-hmm. No, yung ating regular na Lighthouse Cafe na lugar. Nandito po tayo mismo sa ating auditorium at inayos lang natin para ating makapanayam ang ating mga members, mga families. Wow. Okay? And it's a welcome thing para sa lahat. Minsan kasi, we only thank the Lord for the many things that come to us, pero it's just by ourselves. No? Gusto po natin na kahit papaano yung ating ipinagpapasalamat sa Panginoon ay makarating din naman sa mga ibang tao. Mm. Para meron silang, yung bang, anong tawag ng take away? Yung bang tawag ng... Opo, take away. Take away. Sa ating mga buhay. Oo, mga reflection, mga pwedeng tanganan para makatawid tayo ng 2024. And I'm sure naging napaka-ano po yung relevant po itong 2023 kasi we came out from the pandemic, Bishop, and officially nag-end ang pandemic nung start po ng taong 2023. No? So, iba't ibang mga challenges na kinaharap na pero marami may cases ngayon, ha? Ah, yeah, opo. Hindi ba? Sa Asia. Oo, yes. Para bang, ano ba yan? Ibang variant ba yan? Ano yan, di ba? Nag-mutate naman po talaga. Anyway, but whatever, we need to be able to continue doing something, being profitable. Sa Tagalog, patuloy tayo nagiging kapaki-pakinabang whatever comes to our lives. Di ba, Gabby? Ano? Di ba? Ano, Aika? Yes, tama po yan, Bishop. And yun nga po yung isa rin talaga sa, siguro masabi po na exciting no, sa taon na, na banggit nga po natin yung increasing more and more. And isa po talaga sa, I think, maganda i-look forward din po ngayon 2024 ay yung mas marami pa po tayo makitang involve, lalo na po dito sa Lighthouse Cafe, madalas po tayo lang host ang nakikita, pero makikita po nila na talaga marami po ang nagiging involve. Okay, nabanggit ni Aika yung increasing more and more because that's gonna be our theme for this 2024 as a church, as a ministry, increasing more and more in 2024. Kaya pati po kayo, mag-increase din po tayo sa panonood ng Lighthouse at i-introduce natin ngayon ang ating mga marami tayong guests. Mga families, no? Yes. Bishop, na ating introduce. So, okay. Wag po kayong babalik po ang Lighthouse Cafe with our families. Wag kayong aalis, sorry. Magbabalik po ang Lighthouse Cafe with our family interviews. And joining us sa ating episode na ito ng pambagong taon, Reza, ito, mga families ito sa Lighthouse. And let us introduce to you tonight ang Torres family. Ayan, o, Dr. Kaya lang kilala na po ito, Bishop. Yes. Lagi po natin nag-guess. Palang gabi po. Hindi na bago ito rito. Okay? Dr. Eric Torres, Dr. Melinda Torres. Good evening. Ah, pero hindi naging guest na ito. Oo nga, naging guest. Ay, di ba? First time to. Yep. First time? Wow, palagi namang may first time. Lalo bagong to. Welcome, palakpakan natin ang Torres. Si Pao Torres po, ang kanilang anak. Yes. Si Pao ang bunso. Opo, bunsong anak. Pero ilang taong ka na? 17 po, Pastor. 17? Wow. Ah, that's great. Well, Dr. Eric, ano, kumusta kayo? How is the 2023 sa inyo as a family? 2023, maganda yung tanong kanina na about joys, challenges, and overcomes. Kasi it's really a combination of joy, challenges, and overcoming. Yes. Because of the grace of God. Aha. So, joys, dahil ng aking mahal na asawa, ay buhay pa. Tuloy-tuloy pa naman ang kanyang maintenance and yes. Therapy. It seems the therapy is really doing well. Mm-hmm. Tell us about it. Kasi syempre, no, many of those who may be watching ay hindi alam kung anong pinagdaanan mo, Mel. Tell us about it. Ikaw na. 2021 po. Actually, 2017 I had cancer. Yes. I was comatose for 3 days. So again, na-stop yung coming together natin that time when Eric called you and then you prayed for me. So I was really very thankful of having our ecclesia and our brethren and of course you, Pastor. And then 2021, nag-recur yung cancer from ovarian. Naging tatlo po siya, not just one but 3-in-1. Meron siyang groin, merong pelvic at saka merong colon. Ooh. And then I had my major surgery.
And then 5 days after, na cardiac arrest po ako for 6 minutes. Again, at that time, hindi ko alam kung pinaplano yun ng Panginoon. Ano, pero sa tuwi-tuwi nang may nangyayari sa akin ay may coming together. Nandun po yung si Pastor and the brethren. And then kinuha ko nga po yung video na yun, pinadala sa akin ni Daisy. Yeah. Kasi pag nanghihina po ako at parang ayoko na sa... Nasa video pala yun. Ano? Mm. Opo, aba, naka-video. Kasi po ano yun, alamin. Oh. Alamin at the time. And then, napanood ko. Siyempre po, nung okay na ako, napanood ko na nag-pray kayo, pati si Doc Robert. And then, everyone was crying and then praying. So, nakakataba ng puso na alam ko po sa buong Pilipinas at sa buong mundo, walang ganong church, yeah, eklesiya. Iisa lang po talaga ang Lighthouse Bible Baptist Church. So, yun po yung pinagkukuhanan ko ng lakas madalas kapag, lalo na yung 2022, 2021, 2022, yun yung mga chemo moments na tinatawag ko na hindi ko na ma-explain ang pain, ang lahat ng mga side effects, na parang gulay ka na hindi ka makatayo. So, you went through chemo? Opo, I went through chemo. And 28 how many times. 28 times? Opo, 28 like times. So, yun, biyaya po talaga yun ng Panginoon na nakalbo ako ng 2017, nakalbo na naman ako ng 2021, tapos ngayon may hair na ako, na hinahangin-hangin na siya. So, nakakatuwa po. So, tinanggal yung tumor. Opo. And then nagpa-chemo ka 28 Opo. Times. Pero, lumiit ba, umimpis? Opo, Pastor. Ano siya? Naging point something na lang from, yun nga yung dati, hindi ko alam. 7 Wow. Pero may kwento rin yun, Pastor, na before ako magpakimo, alam naman po ng lahat because of the experience na comatose ako, ayaw ko pong magpakimo talaga. And then, nung nandun na kami sa hospital, sinasabi ng doctors na kailangan talaga magkimo. So, Eric called Pastor again and the men of the church, and then habang kausap po kayo ni Pastor, nasa CR po ako, umiiyak ako kasi ayoko talaga. Talagang ayoko. Sabi ko, di ba, na kukunin na lang ako, wag lang ako magpakimo. Kasi una, parang ayoko makalbo. Tsaka yung mga nababasa ko na sobrang yung side effect na they vomit and everything. So, pero when I went out of the restroom, ayan na nga po kayo, nagsasalita na kayo, naka-speakerphone. So, sabi ko, sige po, kasi kung mamamatay ako, at least masasabi ko sa Panginoon, sumunod po ako sa pastor ko. I remember pastor. It well. I was telling you, Eric, that time. Eh, minsan, we need to realize that the grace of God actually ay hindi naman direktang ibinibigay lang sa atin. Mm-hmm. But the grace of God flows even through people. Yes. And He uses the grace, yung abilities, no? Through people. So, pero hindi ka lang nagpa-chemo, you went through other methods. Opo, ng ano yun? Surgery, chemo, and then immunotherapy. What is immunotherapy? Immunotherapy is not unlike chemo, the chemo will kill the cancer cells. Mm. But immunotherapy will help boost the immune system. So that while the chemo is killing the cancer cells, your immune system, kasi pinapatay din po yung immune system ng chemo eh. Mm. Then there's some, maganda po, biyaya din yung technology. I will explain. Ikaw, doktor ka na ngayon ng medicine. Kasi yung iba, syempre, I know that she would like to explain what really happened to her. Kaya lang, may mga moments kasi na tulog siya eh. Oh. So, kung meron makagawa ng historical background, siguro ako yun. Oh. Kasi at the whole time, I'm there and making sure that everything is fine. So, the doctor simply explained it this way. Pag chemo, it's like tinapunan ng granada, patay yung mga kalaban, pero may casualties. Oh. May collateral damage. May collateral patay lahat damage. Din yung mga good cells. Pag yung immunotherapy, which is Avastin, it's like a sniper. Oh. It will only kill the enemies. Okay. Oh. But that sniper... Pero may element doon na binuboost yung immune system. By killing the enemies, it will boost your immune system. Oh. So, doctor of medicine na nga talaga. Ganda illustration po.
Marami mga terminology. So this lasted, nag-umpisa ang 2023, you were under immunotherapy? Yes, apo. Yes. Tapos na po ako mag-chemo. 2022 yun yung mga chemo moments ko, 2023 immunotherapy, but I was also given at the oral chemo. So ngayon, naka-oral chemo ako at the same time, naka-immuno. Kasi po aggressive yung cancer cells. It's been how many years now? Since 7 years. At, so, talagang grace po ng Panginoon. Ang dami ko pong classmates. I actually can imagine na syempre, it's not just heaviness sa physical body. It's heaviness in the mind, heaviness din sa finance. Opo. Actually, it's really, siguro yung tanong kanina, what are the challenges? Maraming challenges. Yung iba kasi may konting challenge lang, umiiyak na eh. Yes. Kaya nakita ko yung wisdom sa inyo, Pastor. We were just talking at the back. Nabanggit ko kay Dick na one of the many blessings, one of the best blessings that we've had is having a pastor like you. Your wisdom is really God-given. And dun sa financial, kasi our business was also affected by COVID. Yes, of course. And the business of my boss was also affected. Mm. And so all the income generating activities were all affected. And with all the expenses, we have to make things bought ends meet. Mm. Pero sa biyaya ng Panginoon, Pastor, wala namang kaming araw or pangangailangan na hindi na-provide. So great. It's really, we don't just look at the sad story. Yeah. We always look at the brighter side, the blessings, and the grace in us. Bali, through all these things, you still have reasons to thank God for. Definitely, kasi one thing is she's alive. Yeah. She's still in our church. She's, you know, she's at maganda pa din doing her testimony, her ministries. Lahat ng makausap namin, yun ang babanggitin, wow, actually, parang hindi naman nagka-cancer yung asawa mo. I actually have three questions. Kay Pao. Pao, as a teenager, your parents were facing these things. Where were you? Anong iniisip mo yung pagsimula ng 2023? Ha? Para bang, ano ba, were you... Did you question God? But overwhelmed. Bakit ganyan ginagawa sa mga magulang? Youth, ano? Overwhelmed. Diba? So what were you then? What were you thinking? Yeah, I mean, nung 2023 po, I mean, iniisip ko rin na what more do we have to do po? What more do we have left para ano, gumaling po sila mama, makapag-overcome po tayo sa mga challenges po. And ayun, natatakot po rin ako sa baka mangyari po sa family ko po, ganun. At sa mga friends ko, the challenges that we faced. But one thing na certain po ako is, ano, always pray, always have faith po. For by His grace, ano, we will overcome it all po. Pero amazingly, alam mo, kung ibang siguro ang teenager, para bang maghihinalakit sila sa Panginoon. But this year, I observed that you are keeping on sa very active involvement. Yung ministry natin na Lighthouse Outreach for Community Kids, yes, involved Bishop, si very Pao involved doon. Po sila, Pao. Hindi ba? So, you were if saying something. Add, 2017 pastor, sa lahat ng tatatlong anak namin, siya po talaga yung naapektuhan. Bumagsak ang mga grades niya. Hindi siya nag-verbalize, but nakikita ko yung manifestation sa buhay niya na affected siya. Kasi, syempre, busy siya. Ako lagi, tutor and everything. So, siya yung naapektuhan of all the three. Siya po talaga sa grades, nagbagsakan, nahihirapan siya mag-concentrate. Opo, totoo po yun. Okay. Pero, ang nakakatuwa po, hindi pa siya active dun sa church. Ngayon, naging active siya sa church, at saka nag-detach na po ako kasi pag ako nagtuturo, mainit ulo ko lagi eh. Kasi may pinagdadaanan ako eh. Lagi ko siyang nasasaktan. Hindi siya pwede teacher. Opo, ng bata, pang college ako. Kaya sabi ko, humanap ako dito ng isa sa mga kasama namin sa church na mag-tutor at the same time na may mentor siya. Hindi po siya active noon. Yes.
Pero sabi ko sa kanya, ipasa mo lang, hanggang doon lang ang expectation ko sa'yo. So, nag-detach na po ako noon. Ngayon po naging active siya, 2022, 2023, hindi siya bumabagsak. Wow. Active pa siya sa church. Wow! Opo. Kaya tama po yung sinabi niya sa camp na yung time ang problema niya kasi minsan matutulog siya 2 a.m. Then, pagkagaling ng practice ng choir, uuwi pa siya, mag-aaral pa siya, gagawa pa siya ng tasks niya. Tapos the following day, 7 o'clock ang pasok niya. Pero natutuwa po ako na naging responsible na po siya. Hindi ko na siya kailangang inag or, you know, alam niyo yun, paulit-ulit. Pinabayaan ko po siya totally. Pinagpipray ko na lang siya na, that's great. Panginoon, bahala ka na kay Pao. That's the part kay Pao. On your part, Mel. Opo. No? Pumasok yung 2023, naka-immunotherapy ka, and then, pero you were doing something else. You were not just receiving treatment. Opo. What were you doing? Especially after the cardiac arrest, tapos nagkaroon ng pandemic, doon nabuo yung fit bodies. Ayan, nandiyan si Ate Daisy, si Ate Emily. Kasi po, yung aking, even yung fit Lighthouse bodies. Cafe, fit bodies fit. Po, fit. Oh. Focus, inspired, and ano yung ti ate? Nakalimutan ko na kimo moment. Thankful yan. Thankful. Oo, thankful individuals or bodies, B-U-D-D-I-E-S. So, yun po yung naging vehicle para ma-reach out ko yung iba about exercise. And then we added, nagkaroon na siya ng devotion, nagkaroon na siya ng prayer time na nag-room, ano tayo? Outbreak, no? Ay, tama ba? Basta nag-iba-iba kami ng room for the prayers, ang daming prayer list. So, ang nakita ko po yung Fit Bodies naging prayer hub. Yes. Kung saan yung, lalo na yung mga, may mini-minister po akong may mga cancer. That's great. Doon na rin po sa isa kong page yung Faithful Cancer Warrior, Cheerful Cancer Warrior. So, nagbe-message po sila and then binabato ko sila kapag, alam mo, breast cancer, hindi naman ako breast cancer. The person that I know have breast cancer and are Christians, binibigay ko sa kanila para sila yung mag-minister. So, isa po sa ikinatutuwa kong blessing ay si Ate Luz. I hope she will not mind this of me mentioning. Si Ate Luz ay pamangkin ni Nanay Benin. So, umuwi noon si Ate Marivic, winitnessan si Luz, Ate Luz. And then, si Ate Marivic nag-message sa amin ni Mia na i-minister siya. So, kinausap namin siya sa Messenger and then in-invite ko siya sa Fit Bodies hanggang sa ano po siya eh, malulungkutin siya nung una naming makausap. Talagang iniinda niya yung nagkaroon po kasi siya ng CA in stage 4. So, naiintindihan ko kung ba't ganun ang disposition niya. So, yun, kino-comfort namin siya and then invited her. Ibig sabihin eh. Until now, faithful. However weak you were, yes. Infirmity, yung tawag dyan eh, no? You became strong. Para bang, ang iniisip mo, cancer ha, you want me to be good for nothing. Ito on sa'yo, parang ganyan. In the grace of God, I will do this. Opo. Isa pong realization ko, Pastor, is that tama po yun nasa Bible, that we just keep on serving. At yung mga preachings nyo, natatimingan lagi sa pinagdadaanan ko. Yung sinasabi niya lagi, you have to move, you have to act, hindi ka pwedeng nakaupo lang. Tapos yung isa, yung ang tagal-tagal nyo pong nag-dwell sa mental Christ-like mind, hindi po ba? So, yun din, kasi at the time, okay na ako physically, somehow I feel strong, pero mentally ang iba naman battle. Yung dating sa akin. No? So, even as Christian, may mga depression time ako, may mga anxiety na, ayun, sa pagdating sa preaching nyo, ayan na naman. Yung pero we are not exempted from those things. Hindi nga halata kay Doc Mel, kasi kahit yung mga posts niya, Bishop, during those times, sabi niya nahihirapan siya sa chemo, very uplifting pa rin po sa mga... Eh, kasi, yung isang side kasi nun, 'di ba? Nakita niyo naman eh. Yan sinabihan ko na si Dick na wala akong problema rito sa interview na 'to. Kasi dahil mas maraming sasabihin 'to. Kaya ako okay lang ako. Kaya lang I just want to say na one thing that Christians should always remember. Pag may problema, aside from syempre you will pray to God. You talk to your pastor. Every time I have a very difficult decision to make, I will always consult you. Well, there are times that I almost said, no, I would like to stop. Kasi, mas vocal siya. Ako sa family ko kasi, pag nandun ako sa loob, wala silang maririnig sa akin. Na mayroong problema ganyan. Kasi I don't want to share the burden. Yeah. Kaya burden bearer talaga.
I don't want to. But I'd like to say this, kasi Reza, Dr. Eric is a finance guy. Pero with all the challenges sa finance, alam mo, ang pwede kong sabihin sa iyo, ang observation ko, you face the challenge head strong. Hindi ka anong gagawin ko? Hindi ka, anong tawag dyan? Yung naapektuhan ka as to, yung bang, what were you thinking? Para bang, ito may challenge dito. Ah, pwede natin ikutan yan. Pwede, di ba? No? Eh, kasi po, sinabi nyo, God will provide an escape. Oh, yes. Remember that preaching? Oh, hindi ko lang sinabi because it's in the Bible. Pero yes. Pero it is written that there is escape and God will provide the escape. Yeah. And as a Christian, the only thing that you should do is rely on God's faithfulness. Yes. That He will provide the escape. Yeah. And every time financial problems would come my way, the first thing that I would always remember is that I was given that gift. Yes. Do sa financial. So, kung hindi ko gagamitin yung gift, so, ano mangyayari? So, marami nagre-rely. It's not only my family that is relying on me. The company that I'm working with is also relying on me. And I was about to say this a while ago. Meron mga financial challenges eh. Pero God is always on time. Like, when my company, well, I know they might be listening, but when HMR cut my salary into half, UST gave me an offer. Can you teach some more? So I'm only teaching one subject. So they gave me two more. So somehow it narrowed down the deficit. And then one time, my former boss from Metrobank called me up. I need a consultant for this company. Can you join us? So, if I'm going to look at the overall picture, wala naman talagang problema, Pastor. The only problem would be kulang yung faith mo, kaya konti yung grace na lalabas. So, kung dadagdagan yung faith, sabi natin, it's like the faucet. The more you open it, the more the grace will come. Mo nang we were talking once, ang sabi natin, ang stewardship ng ating lahat ng binibigay sa ng Panginoon sa atin ay hindi lang sa sukat ng wealth. Correct. Nandoon ang abilities. Time. Nandoon ang strength. Nandoon ang power, no? Strength, of course, power. Naroon din ang wealth, strength, abilities, time. Resources, time. No? Kapag nagkulang na yung wealth, you can actually get from the strength you have. And one of the strengths we have ay yung influence. Correct. Di ba? So, meron tayong pangsubi. Well, ang dami natin pwedeng pag-usapan. Bottom, last, yes. He was talking about financial challenges. Actually, yes. 2023 is no longer physical challenges and mental challenges, but financial challenges for our family. Oh, yes. Kasi po, syempre normal na, nag-aaral, half na lang yung kanyang salary, although may UST, pero lumalaki. Di po ba yung Meralco nag-increase nung alam niyang normal na ang lahat? So, but I'm so thankful. Saan po kayo makakakita, Pastor? So, munti ko na sabihin Panginoon. Pastor, na... Ang blessing ng Panginoon ay napakalaki. Ako po ay nagka-cancer, pero iniimbita pa rin po ako ng FEU to work. They keep on inviting me since 2021. Ako yung nagsasabing, I cannot, kasi po ako yung nagpo-focus sa healing ko. 2022, I cannot, kasi hindi pa rin ako sure sa katawan ko if I will accept it. Peculiar tayo eh. You really have to perform well. Hindi po pwedeng uupo lang at susweldohan. So, this 2023, I felt that I was already strong, plus the need to help in the financial status of our family. And I was again invited by FEU, no longer to be a dean, but even in a higher position. Wow. So sabi ko sa Panginoon, grabe naman yung biyaya. Kasi saan ka naman nakakita na may cancer na tapos iniimbita pa? If you're a company, syempre isipin mo wag na yan kasi baka liability. Mamaya liability yan, magkasakit yan ulit, tapos may maiiwang trabaho, something like that. So, I'm so thankful to God because I started January with FEU and the whole year natapos ko siya. Wow. And then not just that, Pastor, nung ating first fruit,
Siyempre, nakakatuwa na yung aking ibibigay ay sa sarili kong trabaho. Siyempre, dati yung sinusubi-subi ko sa kanya. Pero ngayon talagang nakapagbigay ako sa sarili kong trabaho na I'm so thankful kasi hindi naman yun sa akin galing lahat eh. Lahat yun came from God. All the resources, my physical health Pastor, and everything. Pastor, ako naman, before we start, alam ko kulang na sa time, pero this will be very inspiring for everyone. Yung Galatians 6:9 natin. Yes. Yung let us not be weary in well-doing. For in due season, you shall reap if you faint not. Tayo mga Kristiyano, yun ang dapat na makita sa atin. That in the middle of all of these qualms and circumstances, we have to continue doing what is good, not only for ourselves. Good, better, best. Yes. Not only your loved ones, as you mentioned, Pastor, but other people as well must also feel the grace of God in you. So, hindi kami tumigil sa pagbibigay. Siyempre, una sa pagbibigay sa aming tithes and offerings and aming Thanksgiving, everything. Pero hindi rin kami natapos doon, Pastor. Even Christmas time, we were talking about, are we going to continue with our gift-giving program sa aming barangay? Sabi ko. But they're all looking forward about that. So, sabi ko, huwag na lang tayo mag-celebrate ito, pero gamitin natin yung pera para ma-feel ng ating barangay that, you know, great. God is, the grace of God is in us. Amen. It's not always about us. No? Diba? Oh. Pao, as a young man, what are you looking forward to sa 2024? I am looking forward naman po sa events po natin this coming 24 sa church in Lock, in the YP po, and in Lighthouse Tatron in general po. Dahil, ayun, isa sa mga natuturan ko po sa inyo po at sa friends ko po, and and yung kuya ko po told this to me, na the great a good thing or the best thing one can have or the best ability one can have is availability. And with that availability, you're looking forward to doing more in 2024. Increasing and doing more. Well, thank you, Torres. One family pa lang yan, Bishop. Isa pa lang yan. We have more. Huwag po kayong alas. We'll have more. Ayan, Erica, ngayon meron naman tayong kasama na isa pang pamilya na kakamustahin naman natin. Kumusta nga ang kanilang naging 2023? How was it like for them as a family? So, yes, syempre. Actually, Harvey, ilang beses na rin natin sila naging guest dito sa Lighthouse Cafe. No? Pero parang for this year ngayon lang na magkakasama na sila. So, ayan, welcome natin ang Cool Family! Cool Family! Welcome to Lighthouse Cafe again. Hello. Hello, good. For sure po, ayun, naging napakaganda po ng 2023 para sa inyong family. Siguro, nahin na po natin. Yung mga anak. Ayun, Ba ang inyong 2023? Siguro kahit lang, quick recap lang. Quick recap ng aming 2023. Siguro marami akong tinry noong 2023 na ibang klaseng work, na iba siya sa ginagawa ko as speech therapist. Siguro, ito din yung year na as a whole, yung field namin na recognized na ng PRC. So, yun, yung isa. Wow. And then, si mommy naman sa kanyang school, sa desk. Diba? Tama, no? This year din yun. Yeah. And then, ano pa ba pwede natin recap? May naalala pa ba kayo? Sa akin po, dentistry student kasi ako. So, this year, nag-transfer ako ng school and I'm doing much better po sa school ko ngayon. Amen. Yay! Pwede na pala tayo magpabunot kay Dar. And kumusta naman natin yung parents? Yes. Kumusta po? Yung 2023, so yung nabanggit po nila yung kanilang mga experiences in this previous year. Mother? Yung sa akin yun nga, yung natapos ko na yung sa PRID, so I'm a certified registered sign language interpreter. Naging guest natin si... What is PRID? Philippine Registry of Interpreters for the Deaf. So, nandun ako sa
registry ng sign language interpreters. Yes, at si Ate Daisy yung madalas na nakikita natin na nagsa-sign language tuwing nagkakaroon tayo ng coming together. Ayan. At hindi lang yun for online, Harvey, pero meron din tayo mismo talaga mga deaf na kasama or yun sa ating coming together. Ayan, sige, Kuya Dick. Ano nga ba talong mo? How to give you pop. Well, alam mo, isang blessing kasi sa pamilya namin, dito umiikot ang aming buhay sa eklesiya. And of course, nabanggit naman ni Dindi kanina na isa sa mga hindi namin malilimutan ng taong 2023 as a family is yung finally, nakapag-take ng oath si Dindi as licensed speech pathologist. Ganon din naman yung mother niya, si Daisy, sa pagiging licensed interpreter ng mga deaf. So those are some achievements na nangyari sa family. Pero para sa amin, iba pa rin yung joy na kapag nandoon ka sa eklesiya, na marami kang ginagawa. Yes. Every time na mayroon tayo mga coming together, big events, mga kung ganun-ganun, no? Nakakapagod, pero after every coming together or every event, no? Ay nandun yung kakaibang kagalakan sa puso, no? Not because meron kaming nagawa, but because everyone as an ecclesia, alam natin we gave glory to God after everything. No? And Erica, of course, kita natin kung ano yung mga involvements nila, kanya-kanya, even as a family and even sa districts and fellowships po. No? And I'm sure ito pong 2024, marami po kayong nilulook forward. So meron po ba kayong mga specific na nilulook forward even probably as a family or personal po? Look forward. Meron po bang ililook forward na susunod na magiging licensed? no pressure. So, mukhang sisimula ko na. Ang look forward ko po this 2024, although hindi pa ako gagadit this year, very soon, yung involvement ko sa Ecclesia. Kasi noong 2023 ako na-promote from the youth paakyat na singing young people. So, inasahan ko sa 2024 is for sure more involvements. And nanaramdaman ko rin noong 2023 na nag-iba yung level ng involvement from the Lighthouse Youth Fellowship paakyat ng single working young people. So iba yung level ng planning, hindi lang siya yung basta involved ka lang. Andun ka talaga sa detailed level ng pagsusteward ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Ganon. So, ngayong 2024, talagang naglo-look forward ako na mas makapag-steward pa ng biyaya ng Panginoon. Wow! Yeah. Parang feeling ko gusto na niya maging leader. Masama yan. Parang na leader na siya. Sa akin naman, ang pinaka-naisip ko dahil nga nabanggit na marami na kaming ginagawa, I think kung hindi man madagdagan, siguro maging maayos kung ano yung ginagawa ko. Parang mas organized or mas maplano natin kung ano yung mga events na i-organize natin. Kunwari, as a swipe, kasi puro swipe din yung nagli-lead. So siguro as a group, tayo makipagtulungan tayo with each other as swipe, as career people, para mas magawa natin yung events natin this 2024 na effective and mas marami pa tayo ma-reach out. Napakaganda nung sinabi ni Daislin, no? So kung mga hindi lang, yung more in 2024, hindi lang siya kumbaga to add doon sa current na ginagawa, kundi there's more quality doon sa output, doon sa, of course, sa ministry na ginagawa. So syempre, mas level up din yung paggawa natin, pagiging involved natin doon sa kung saan tayo. And actually, dagdag ko lang, no, kasi nabagit na nga ni Pitik na, yun nga, parang yung typical families would think, yung parang kung ano yung para sa kanila, no, pero napakaganda marinig lalo na from the head of the family. Correct. Yung isa sa parang joy nila, or yung actually pinaka-joy nila ay yung maging involved nga sa ministry or sa eklesiya. And siguro, ano po ba yung masasabi niyong sikreto niyo sa family, or parang paano niyo po yun ginagawa? Na how to be you po talaga. na ma-involve po lahat ng pamilya, kumbaga para mahatak lahat to do the ministry. Parang kung maipapayo niyo po ito sa mga ibang families po na nanonood ngayon, ano po yung masasabi niyo? Tatanungin na sana kita ng challenges mo. Well,
actually, alam mo, sa pamilya namin, wala namang kaming pinilit eh. Mm-hmm. Like, oh, dapat maglingkod ka, dapat ganito ka, dapat ganito mm-hmm. ka. Lahat siguro, palagay ko, ano eh, umupo sa preaching. Mm-hmm. Natuto yes. sa preaching. Yes. No, lahat ng mga preachings mula sa katotohanan ng kanyang salita. No, and all of us, I think, has learned, no, at how to be a responsible Christian. Marami kasi mga, of course, mananampalataya. Of course, ayaw naman natin sabihin, nanghuhusga tayo, no? Hindi naman, mm-hmm. pero of course, karamihan kasi, like for example, attendee lang sila, they come and then they go, parang mm-hmm. ganun lang, di ba? Pero alam nyo, isa yan sa mga challenges dito sa Lighthouse Bible Baptist Church. Kung alam nyo yung church na yun, mag-member kayo doon sa Lighthouse Bible Baptist Church. Walang pahinga ron. Balita ko, hindi rin po daw natutulog mga tao. Walang tulugan, no? So, kung wala kang ginagawa, mali-left out ka. Mm. Dahil itinuro talaga doon sa eklesiyang yun na ang biyaya ng Panginoon na patuloy na dumadaloy sa atin ay hindi dapat manatili sa atin. Dapat tayo kumilos at maging daluyan ng biyayang yun. Okay? So, ako, personally, as a father, no, I was blessed, no? I am blessed actually, no, na makita ang from of course yung ilaw ng tahanan at ang dalawang anak ko na lahat involved. Hindi ko naman sinabing kailangan maging involved kaysa ganito ganyan ganyan. Nakita nila kung saan sila pwede mag-fit, no? We are blessed dito sa Lighthouse Bible Baptist Church. Tinuro sa atin ng ating mahal na pastor ang gift-based ministries. Na kung saan lahat ng ating mga kapatiran alam nila bilang isang mananampalataya ay meron silang gift na pwede nilang anong tawag dito? Pwede nilang puntahan or salihan or kumbaga kung saan sila pwede maging involved. Kasi alam nila kung ano yung kakayahan nila, ability nila. So, hindi tulad nung parang gusto mo maglingkod pero hindi mo alam saan ka pupunta. Pero dito nakalatag na. So, napakaraming opportunity na pwede mong puntahan, na pwedeng maging kagamit-gamit ka or pwedeng ikaw ay maging kapaki-pakinabang na mananampalatay. Amen. Alam mo, Erica, I'm sure hindi lang tayo yung na-bless dito sa yes. even just quick na ating pag-uusap, ganyan, o interaction with the Koo family. And I'm sure pati yung mga nanonood din sa atin ay na-bless sa testimony ng family ng Koo. So maraming salamat po. Okay. And Happy New Year po yeah. sa Happy New Year! Pero gusto ko sana i-add. Sure si Kuya Erica. Hindi, kasi naalala ko yung tanong mo, ano ba secret mo, di ba? Ano ba secret mo? Pero sa akin kasi, napakarami. Like for example, ngayong New Year, marami na nanalangin, humihiling ng kung ano-ano sa Panginoon, di ba? Marami mga resolutions, mga kung ano-ano. Sa amin, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang tawag dito, seek ye first. Yun na lagi eh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi lang material. Kasi yung mindset ng iba, material lang pinag-uusapan doon sa verse 10. Pero hindi. No? Yung lahat ng maaari mong pagkilos na makapagbibigay papuri at kaluguran sa ating Panginoon ay mangyayari kapag inuna mo siya. Tama po. Last na. Siguro, dadagdagan ko lang sa amin ni Daddy kasi kaya naman din kami naging ganito kasi nakita namin yung example. The way, example nila, yes. the way na ni pinerent pinalaki nila kami. So kung hindi din, kung hindi yon yung verse na nagbabayan sa nila or hinahawakan nila na as for me and my house, you will serve the Lord. Eh, hindi rin namin yun makikita, hindi namin yun gagawin ngayon. Aban, lumalaki. lumalaki na kami. Parang hindi nyo yun makikita sa family kung hindi nila sinimulan. Leading by example. Yes. Kaya mukhang may marami rin silang idadalag si Kenneth. The floor is yours. Ang ano, bukod sa na-add nila, si Tama din na nakita namin yung example nila. Kaya hindi mahirap sa amin na sumunod, na maging involved, na maging present. And isa din na factor na kaya hindi kami nahihirapan na ipasok yung sarili namin sa ministry is because of the friends the friendship na nabuo sa ministry. Yung parang kapag ini-involve namin yung sarili namin, nakakahanap kami ng ka-fellowship.
ka-fellowship ng mga friends. Yung tipong, kasi di ba may mga friends ka naman talaga sa labas. Pero iba yung friendship dito sa loob ng eklesia na founded or na build sa salita ng Panginoon. So kung meron kang, true friends sa labas, mas lalong makahanap ka ng mas totoong mga kaibigan dito. Kasi friendship is a gift from the Lord. So, yun. Hindi mahirap sa amin na maging involved. Kasi yung mga kaibigan namin involved din. Yeah, very well said. Alam mo, Erica? Oo nga, and yung ating kwentuhan, papasampulin pa sana natin sila kasi dalawang beses na banggit yung As For Me. Para kamantanayan. Pero ayan, dahil napapasarap na po ang kwentuhan, wag po kayong aalis, magbabalik pa ang Lighthouse Cafe. At patuloy pa rin po ang pagpapala through testimonies of our families. This time around, kasama po natin ang Hernandez family. Hindi po ito si Erica or si Antoinette, but ang isa po sa mga apo na walang iba kundi si Ninong Tony, Ninang Menchi Hernandez. Of course, kasama nila ang mga anak nila na si Maricar and si Brother Alan. And ang napaka-cute na mga apo na ngayon, no? Na si Thea and si Tyra na bagong gising. Hello, baby! Ganda ng smile. Yan. Kumusta po naging 2023 ninyo, Kuya Tony and Ate Menchi? Well, sa biyaya ng Panginoon, siyempre, may mga challenges. Normal naman yon, pero sa kanyang biyaya ay napagtagumpayan ang mga challenges na ito at masayang natapos ang 2023 at napakaraming may pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon at kanyang katapatan sa amin, sa aming pamilya. Alam niyo, Ate Menchi, no, we're talking about increasing more and more in 2024, no? So magandang example po yung family niya, yung clan niyo, actually niloko natin na may ano, kayo mafia kayo or what. Pero yung family niyo, dahil you're also increasing in number. Hindi po natin kasama yung dalawa ninyong anak, mga manugang tsaka mga apo nila. But this is a growing family, no? Kumusta po yung pagpapala ng paglaki ng at paglago ng ating pamilya, Ate Menchi? Yes. Yun nga isang joy na nabigay sa amin, no, ng Panginoon na nag-grow kami. 13 na kami ngayon, eh. 13 po. Kasama yung kayong dalawa. Kami sa plus yung limang apo. And then let's go for 20. So, yun yung pinaka-blessing, no, na sa 2020. Kasi nadagdagan kami ng, bali, si Tyra ang youngest. Pinaka-bata, no? Si Ethan kasi 1-year-old na. So, yun yung blessing na talagang nag-grow. Hindi na spiritually, physically. And of course, Alan, Maricar, congratulations muna, no? Dahil meron na kayong dalawang babae. No? Alam ko, nagpa-plano pa tayo ng mga lalaki. So, habol na yung dalawang lalaki natin. No? Pero kayo, lumaki kayo sa church, lumaki kayo sa eklesia, lumaki kayo sa Lighthouse. And you've gone through yung mga stages ng YP, single working, and then naging adults and parents na nga kayo. Ano yung siguro realization nyo as you entered this stage sa inyong life, tapos meron na kayong dalawang napakaganda mga anak, ano yung pinapasalamat ninyo na lumaki kayo sa pananampalataya? For me, Kuya, very true yung training a child in the way it should go, no? Sa salita ng Panginoon. Kami ni Maricar na lumaki dito sa Lighthouse. So, natutunan namin, of course, through our parents, kung paano kami nila dinala sa church, magatin ng mga Sunday school. No? Tapos ngayon, na kami na yung magulang, o yun naman yung aming ipapasa dun sa mga anak namin. Kami naman yung magbibit-bit sa kanila eventually. Yun yung ginagawa namin. Although, kahit mahirap, kasi syempre, dalawang maliliit pa, kailangan gugising ka ng maaga, dami mong ipe-prepare. Pero ganun talaga eh. So, kailangan as magulang, gagawin namin yon, kami ang magbibit-bit, ika nga eh, sa mga anak namin. Kasi kung hindi, wala. Hindi sila matututo. No? And eventually, pag sila naman yung nagkapamilya na in the future, kung hindi pa darating ang Panginoon, ganun din yung ituturo nila sa mga magiging anak nila. Cool. Sa akin, napaka-importante pala yung, ngayon ko na-realize bilang magulang na, bilang nanay, yung mga tinuturo, syempre ni Papa and ni Mama sa amin.
So dati syempre hindi mo maintindihan bakit naalala ko si Papa noon every Sunday, siya talagang gigising sa amin. Para talagang maaga kami pumunta sa church kasi sinasabi niya din na silang dalawa ni Mama, maaga sila lagi sa work. Bakit hindi sa gawain ng Panginoon? Eh syempre that's above yung gawain natin sa secularly. So ganun din kami sa trabaho. And sabi nga ni Alan, kami ang dapat maging example talaga ng aming mga anak. Kami ang lagi magdadala sa kanila. Yung commitment na nakita ko mismo sa kanilang dalawa bilang mga magulang ko, si Papa noon, nasa PLDT pa siya. Diba, Papa, nag-MRT ka pa noon. Tapos kahit pagod na pagod siya, dadating siya sa bahay, minsan di pa nagdi-dinner, ganyan. Pero pag time na for coming together for service, talagang sabi niya, tara na, tsaka na ako kakain. So, nakita ko yung pag-ibig niya sa gawain ng Panginoon, yung desire niya to really listen to the Word of God for every opportunity na meron, kailangan dadalhin niya kami kasama niya para makinig ng salita ng Panginoon. So, kami din bilang mga magulang na ngayon, yun nga, sabi nga ni Alan, kahit gano'ng kahirap sa trabaho namin, super hirap, nasa sales and marketing na kami ngayon, so we need to travel halos every week, ganyan. Tapos na naging pregnant pa ako this year, pero we really need to strive na kahit gano'n, with God's grace, na to really desire the sincere milk of the Word of God. Yeah. Wow. Some beautiful words now to hear from your children, Kuya Tony, Ate Menchi, no? Can just imagine, siguro pagtanda ako rin, no? Tapos nagka-apo rin ako, no? To hear this testimony. But incidentally, since special din, alam mo kasi Thea, special yung ating episode ngayon dahil anniversary din ni Lolo at Lola, no? You're celebrating 37 years of marriage. Nung nagpakasal ba kayo, na imagine niyo pa ganito yung magiging resulta ng inyong lumalaking pamilya? Well, syempre, walang makakapagsabi nito eh. Ang lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero, alam mo, God, napaka-palad ko na naging ang mga magulang ko rin ay mga mananampalataya. So, actually, nagkaroon ako ng malay, nagkaroon ako ng isip na yung mga magulang ko at mga nakatatanda akong kapatid ay tapat ding naglilingkod sa Panginoon. So, wala akong ibang inangat kundi makita din yung aking mga anak na ganun, kung papaano ako pinalaki ng mga magulang ko. So, hindi nang ginawa ko sa mga anak ko at katulad ng narinig natin kay Maricar, yun naman ang ginagawa nila ngayon. So, talagang kailangan tayong magtumayo at magpakita ng kung ano ang magandang example para sa kanila. Kasi nga, binanggit na ni Alan yung train up a child. So, hindi ka makapag-train ng isang bata kung hindi mo alam kung paano sila i-train. So, yun ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Napakalaking investment, no? There's a saying also na yung training of a husband, of a father, begins 20 years before he is born. Right. No? And you can see the fruits of that investment, no? I know na advisors po kayo ng ating mga young people sa Lighthouse, sa Ecclesia. And si Maricar at si Alan din are the new generation, no? Advisors. YP and director. Oo, ng mga directors natin. And then we have si Thea, kung namumukhan po ng ating mga masugid na mga viewers, no? Isa po siya sa mga talents or sa mga munting ilaw. Kayo, Ate Menchi, ano po yung nararamdaman niyo pag nakikita niyo as young as Thea is, I think 7 years old, no? 6 years old, naglilingkod, using her talents or gifts to really serve the Lord and in His work. Yan nga yung isang parang napakalaking blessing na sa aming family, no, na even at their young age, 5, 6, and 10, nag-serve na sila sa Panginoon through Ilaw and si Mio sa Lighthouse Chamber Orchestra. No? So, ibang level na pala pag nagkaroon ka ng apo, no, na nakikita mo sila, na sila naman yung nag-serve na kahit sa yun nga, sabi ko na bata na nakapag-serve na sila. Iba pala yung joy. Kasi yung mga anak ko, stable na, kanya-kanyang pamilya. Ngayon, ito namang
mga apo, yun nga yung sinasabi ko na ang dami nga kasing gusto magka-apo na rin. Kaya sabi ko, talaga iba yung joy pala. Yung sinasabi rin ni Pastor na pag apo, ibang ano, ibang joy na, yes. na feel mo. Ayan. It's yeah. a great blessing sa yeah. Panginoon yun. Ayan. So, go. Reminder na siguro sa inyo, Alan, Maricarmen. Kita-kita yun naman yung saya at ngiti sa mga mukha ng mga Persis. So, dagdagan pa natin yung mga apo niya, no? So, atin na rin kala Antoinette, kala Abby, no? But I'm just reminded yung I have no greater joy when I hear of my children, no? Walking in truth. And ito po ay perfect example na nakaka-bless na testimony. Huwag po kayong aalis. Magpapatuloy po ang pagpapala dito sa Lighthouse Cafe. At nagbabalik po ulit ng Lighthouse Cafe. I'm sure busog na po kayo sa napakaraming mga magagandang stories and testimonies na inyo pong napakinggan at napanood sa ating mga families. Pero hindi pa po tayo tapos, di ba, Harvey? Because this time, Gamboa family naman po ang ating makakakwentuhan. So actually ito, pamilya po ito ni Harvey, by the way. Harvey Gamboa. So sila po actually, personally, I'm blessed po no, sa kanilang family dahil very active po, no? Especially sa GCTV. No? So, kasama po natin dyan si Jed Gamboa. Siya po ang ating head ng video editing sa GCTV. And of course, ang kanila pong family, ang muse po ng family, si Ate Arcel at ang kanilang dad po, si Kuya Roji. At ang kanilang, naisip ko, baby. Ano? Hindi na pala siya baby. Ang kanilang youngest po ay si Jabez, na member naman ng Lighthouse Youth Fellowship. Ayan. So, kamusta po? Siguro ang first question ko po sa inyong family, no? Ngayon po 2023, ano po yung ating mga stories ng siguro joys and challenges din po at mga pag-overcome nitong taong nakalipas sa 2023? Sino po ang gustong magsimula? Sila na sumagat, sila mga chang sila. Sige po. Ako na daw. Ate Arcel. Sa akin lahat nakatingin. Siguro itong 2023, syempre, ang joy natin yung nasa eklesia tayo, yung naglilingkod. Lalo na kung buong family. Kasi ako, sinasabi ko, hindi naman, ang family namin hindi naman ganun ka-perfecto. Marami ring mga nagiging problema. But hindi kami nawawala sa church. Hindi kami nawawala sa mga ministries namin. So, lahat talaga kami, may kanya-kanya kaming ministry. So, yun yung joy namin na kahit may mga struggles, minsan sa time, bawa sa sumasabay sa mga activities din sa office, pero andun pa rin kami, hindi naman kami nawawala. Nakatuwa nga po, no, kasi kompleto kayo lagi. Nakita ko sila actually mula nung pagkabata. Pero kayo po, no, bilang parents po nila, paano niyo po sila na-train? Ngayon po, very involved sila lahat sa mga ministries, even dito po sa ating media ministry ng church. Sasagot ako sa ano. Kasi naalala ko nung medyo mahaba. Ano. Pero ano ko na lang. Kasi mga nung araw, kasi walang ganyan na ano. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi dito sa church natin, ano, yung mga young people, tinetrained sila na humarap sa tao. Yun ang hindi ko naranasan sa buhay ko. Kaya ako, hindi talaga ako sanay humarap sa tao. Yung ako yung nasa isang sulok lang. Kaya introvert sa family. Yung ano, hindi ako yung sobrang mahihiyain talaga na pagsasalitain mo ako sa harap ng maraming tao, pakakanta. Kumakanta ako talaga sa banyo lang. Pero hindi ko alam na lalabas sa kanila yung mga ganun. Kaya na po siya nagmana. Sobrang hilig ko talaga sa music dati na hindi ko nakita na sa kanila magano. Hanggang sa banyo lang talaga ako yung mga pag may kumakanta ako sa, pero pag sa harap ng ibang tao, sobrang hiya. So yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dito sa church natin, yung mga young people, tinuturuan na humarap. So, yun na-overcome yung ano, yung confidence. Mm-hmm. Yung ano, doon, yun ang isang magandang training sa mga kabataan natin. Ayun, opo. Kayo naman, Harvey, kamusta kayong mga boys? Ngayon, 2023, ano yung mga siguro pinagpapasalamat natin ngayon taong to? Kasi syempre, dami nangyari, di ba? I'm sure very challenging din coming from the pandemic and lahat ng mga experiences natin. Pero ano yung particular na pinagpapasalamat nyo sa Panginoon ngayon taon na to? Kuya muna. O sige, yung eldest muna pala.
Siguro po ang kukwento ko na po yung isa sa latest na naging experience po natin as a church po, as an ecclesia, yung nangyari pong last na All Lighthouse Family Camp. Kasi po, may mga ilang years na rin po na kaming tatlong magkakapatid lang po yung nakakasama. Pero ito pong nakaraan, this 2023, complete family po kami. As a family po kami naka-attend. And kasi usually po may trabaho pa rin po si daddy, may ibang schedule po si mommy. Pero ngayon, family po kami naka-attend buong 3 days. May challenge man po financially. Pero yun po, naka-attend po kami. Sama-sama pong nakapag-participate. Ayan. And kahit man po minsan may challenges po sa health, I mean, andun pa rin po kami nakapaglingkod. Masaya pong magkakasama. And iba po talaga kapag yung buong pamilya sama-sama po sa na naglilingkod sa Panginoon. Sama-sama po kaming natututo. And yung kanina po, natanong nyo na po siguro para paan po kami na-train. Siguro po kanina ko na rin po itong opportunity na to para po mag-thank you po mismo sa parents ko. Sa parents po namin. Kasi noon pa man po kasi isa po sila sa talagang tinitignan naming example po eh. Kung paano po kumilos sa ministry. May time din po kasi na si daddy po nag full-time po dito sa ating simbahan. And di ko lang po alam kung alam po ni daddy. So parang yung sa nood-nood lang po, di ba? So nasa love net po siya noon. Ang love net po natin sa mga hindi po nakakaalam, yung po yung mga usually behind the scenes. Kung ano po yung mga hindi nyo po nakikitang mga tao na kumikilos sa likod. Yun, doon po naging part si daddy. At ngayon, ako naman po ay part na rin po ng love net. At ngayon naman po si Jabez po, tinitrain ko na rin po humawak ng camera. So patuloy pa rin po yung next generation, hindi lang po natatapos na ano. So yun po, kunin ko na po opportunity to thank my parents po kasi talagang sila rin po yung nag-encourage sa amin na hindi po yung pinipigilan kaming ano, huwag kayong mag-fellowship. Hindi, umattend kayo ng fellowship, sama kayo sa ganitong activity. Tapos bukod pa po doon, may time pa po na tinrain pa po kami sa labas tapos para po ma-apply dito sa ating church ministry. So yun po, nakakapag-edit po, nakakaharap po sa mga tao. So napakalaking blessing. Pero maganda yun, ano? Kasi ganoon talaga, in a family, hindi lang enough na talaga ang sinasabi mo. Na minsan, ironic na yung parents, sige, punta ka ng church, pero hindi nakikita sa kanila. So, sa inyong family, talagang living by example yung nakikita natin. Sige, ikaw, Harvey. Sige po. Personally po, pinagpapasalamat ko, of course, aside sa, actually, yung work po ngayon, kung nasan ako ngayon, ang malaking blessing po dito is, malaking bagay po na naging daan po yung ecclesia. Kaya po ako naipasok ngayon sa trabaho kung nasan ako ngayon. And yung training po na nakukuha dito sa ecclesia, yun po yung ina-apply ko talaga sa trabaho. And napapasalamat po ako sa Panginoon na nakikita po yung kung paano dapat kumilos dito bilang isang mananampala, bilang isang nagtatrabaho. Ganun po yung ina-apply doon. Kaya po, nabibless po ako to promotion, ganyan. Wow. And as a family po, yung blessing din po namin this year, ngayon pa nitong nakaraang taon po, is yung nagkaroon po ng family business. Although, struggle po for a few months bago po mai-put up yung business. Pero yun, nagpapasalamat po kami na naitayo po siya. And looking forward po in 2024 na ito pong family business na ito is maging kagamit-gamit po para sa gawain ng Panginoon. Yan yung ano, no? Yoo-hoo! Ayan. Kay Kuya Jabez naman, ikaw naman, what do you look forward to ngayon 2024? Bali po, nilook forward ko po yung more opportunities sa pag-serve po sa media ministry. Since this sa Eklecon po ay sinorender ko po yung sarili ko po sa media ministry. Oh, since yun nga po, nasabi po ni Kuya Jed, nagde-train na po ng mga bagong generation po para po sa ating media ministry. And paano po ba? Si Kuya Jed rin po sa yung nilook up po in regard sa pag-video edit, video editing, photography. And parang di naman po napilitan na parang gawin lang to kasi dahil tawag din gusto ko lang gayahin si Kuya Jed. Hindi po parang nakita ko rin po yung parang saya sa photography and video editing kasi parang ako po yung may ano yung tamang term, parang may power po na gawing memorable po yung experience yan, whether it's kung pictures po siya or video. And ayun po, nakakatuwa lang po na maipakita po yung skill and yung talent na po talent na yun sa dito po sa ating ecclesia. And more things na matutunan po sa ating ministry, example po sa pag-handle po ng camera
kasi sa ngayon po talaga medyo nainginig pa po yung kamay ko. Pero ayun po, more things to come sa regarding sa media ministry. Yun lang po. Yun, ang ganda. Ano bang course mo, ano, Javis? IT po, pero yung specialization po is multimedia arts. So related din yung Nako, inaabangan ka na ni Ate Reza nang nag-manage ang ating mga GCTV programs. Siguro last question na lang po, no, to the whole families. Kasi marami pong mga families, syempre, di ba, na yan, may ganyan to yung mga anak, may mga pinagdadaanan din and all these things. Pero kayo po, ano sa paligid niyo yung parang message nyo po sa ating mga manonood noon, how to look forward na, kasi ang ating theme po, sabi nga ni Pastor kanina, no, ni Bishop, na increasing more and more in 2024, no? So, sa inyo po, paano niyo po siya pwedeng i-apply this coming new year at bilang mensahe na rin po sa ating mga manonood as a family. Ayan na, nakatingin po sila ulit sa kanilang muse. Go ahead po. Idukdong ko lang din muna yung sa kanina, no, na paano kami naging ganito. Excuse me. Kasi nung kahit kakapanganak ko pa lang, siguro after 2 weeks, kahit CS ako, kasama ko na agad sila sa church. Kanong ko niyan. Hanggang maging 3 sila, so yung may dalang bag, may kalong, yung dalawa nakakapit dito. Dinadala namin sila sa church. So, ganun sila lumaki. Kaya hanggang ngayon, sila yung palaging nagsasabi pa rin na na kailangan palagi rin kami nandun kasi nga lumaki silang ganun. So, ito namang 2024, so nilulook forward namin na mas kung ano kami sa ministry, so mas damihan pa namin or mas sipagan pa namin na gawin kung ano man yung ministries na meron kami, kung merong mga bagong opportunities na kailangan gawin para sa eklesia, kung maging kagamit-gamit kami, makakatulong. So, pinagpipray namin na sana andun pa rin kami at sa eklesia ay patuloy na maglingkod yung aming pamilya, buong pamilya talaga. Ayun, amen. Ano? So, thank you po sa inyong testimony. Talagang totoo naman po, no? Sabi kasi nila yung strong families make a strong church. Pero sa atin po talaga, yung isang strong church will really make your family strong. At di ba, katulad nga po yung nakita sa example sa family nyo, talagang it's a joy to see the whole family serving God together. So, yun lang po. Huwag po kayong aalis at magbabalik po muli ang Lighthouse Cafe. And finally, ito na ang interview, Gabi, ng isa sa pinaka-exciting ng mga family sa Lighthouse. At alam mo kung bakit? Sapagkat wala yatang bagay dito na hindi sila involved sa ating ministry sa Lighthouse. So, introducing to everyone ang pamilya ng mga Ballesteros. Of course, ang pinakapangalan nito, Melchor. Melchor, wow. Melchor or Edwin. Welcome sa Lighthouse Cafe. Magandang gabi po, Bishop. Welcome ka namin dito, pero bahagi ka na rito eh. Tsaka bihira pong lumabas yun sa camera, Bishop. So. Oh, first time. Edwin, Emily, mamaya na ito mga ito. Pero siyempre si Aya at si JC. Ito baka, yung mga pangalan na ito, bukang bibig na ito sa Lighthouse. Opo. Yes. Okay, well, pinag-uusapan natin yung kanilang 2023. Pero, Edwin, when did you start sa Lighthouse? Ako po yung nag-start sa Lighthouse year 1982 as high school student. High school ako student? Ako po yung tumulong noon dati as custodian. Nayaya lang po ako noon. Nayaya lang ako. Okay. Can you imagine 1982? That's 41 years ago. Si Emily, ang tanongin natin. Emily, kailan ka nag-start sa Lighthouse? Ako, magandang gabi po. Ako po ay nag-start sa Lighthouse December of 1980 sa Banaway po ng Isipin Pustor. Mo yan, ano? Panahon pa ng tatay ko yan. Pero itong dalawang ito, ito ay what we can describe sa kanila ay organic na ito sa Lighthouse. Lumaki na ito rito, di ba Edwin? Opo. Yes. And of course, ang mga Ballesteros naman meron silang sariling kabuhayan. But the amazing thing is they are involved in many things. Di ba? And alam mo sa atin naman kung ano ang ating kabuhayan, yan din ay inilalaan natin sa gawain ng Panginoon. Di ba Edwin, what can you say about that? Tama po 'yun kasi po yung kaya nga kami
actually na-encourage magkaroon ng business after nung aming pag-aaral. Dahil po, una po eh, hindi po kami malayo sa church. Ang pangalawa po eh, yung mga anak namin, bantayan namin. At the same time, madala namin sila sa church kasi po yun po yung, dun lang po umiyugot ang buhay namin eh. Yes. Yung bahay, church, bahay, kusina, pamilya, yun lang po yun eh. And so, you are actually a second generation na, no? Opo. Na pamilya sa Lighthouse. Opo. Magmula sa tatay mo. Yes. That's great. And Mili, kayo, anong kabuhayan ninyo as a family? Kami mo, Pastor Ray, we're into real estate po. Sa particularly po si Edwin po ang nagmamanis ng aming real estate office as documentation. Yes. But I am also a licensed broker, so I am into sales din po ng real estate. But you have been extending yourselves, no? Yes po. Okay. Kahit ang inyong business sa ministry sa Lighthouse. Yes, Pastor. In what way? In what way? For example po, like yung isang eklesia na bibili ng isang property, ay yung documentation, paano pa ilipat yung property nila under their name. So kami po nag-extend noon. So bago po mag-decide na bibiliin ba natin ito o hindi, siyempre titingnan muna namin kung tama ba yung pagkabili. Okay. Practically, you've been involved hindi lang sa main church na tatalon, kundi sa mga iba pang mga Lighthouse works. Yes, related works. Oo, in all related works. Mm-hmm. Oo. At ikaw naman, Edwin, hindi lang sa business, kundi sa pwede mo pang gawin sa likod ng camera, likod ng audio, hindi ba? Sa lahat po ng pwedeng magamit ng Panginoon. At hanggat kaya. Hanggat kaya. Ganon din naman, ang mga kabataan ba ito? Oh, yes! Of course, si Aya, unahin muna natin. Napakagandang dilag na ito. Yes. Ikaw also, you are very much involved sa many ministries. Opo. Yes. Background ko po is literature and college, pero work ko now is marketing. So, anything po that has to do with parang writing or being creative, production, nandun po ako. So, sa theater, dati nagsulat ako for cafe, for MMI, pati sa pagpapaganda ng mga mukha. Opo. Hindi ba? Ganun ka rin naman, JC, for whatever skill you have. Yun po, ang trabaho naman po is project management, pero mga ministry sa church is mostly lahat ng tech-related, kasama rin po si Papa, more on nasa likod ng camera, nag-handle ng technical mga settings, and part din po ng leadership, both nung YP and ngayon nung single working young people din. That is great, you know. And itong 2023, you've been involved in a greater way. Di ba? Naalala mo, Edwin, pandemic, dumaan tayo. Pero ngayon eh, how is 2023 to you as a family? Medyo marami yung challenges eh. Hindi naman po nawala sa Christian, o boys ng Christian yung challenges eh. Pero syempre, lahat po ng challenges, merong biyaya ang Panginoon doon eh. Isa lang po doon eh, yung health. For example, na-diagnose kasi ako ng heart failure actually. So hindi nagka-function ng tamang puso ko. Pero kahit na ganun po yung kondisyon, I was assigned sa aking task sa church. Mas dumami pa yung aking assignment. At the time na nagkaroon ako ng prognosis na ganun, my heart rate is I think 20 lang yata. Yung 25, functional. Yung functioning. Ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, kahit sa pagkatrabaho ko sa aking responsibilities ngayon sa church, nasa 40 na yata. 60. Yung 60 na yata. 60 yung aking heart function. Mababawi ng spiritual heart. Kaya po, wala hong reason kung bakit hindi magagamit natin ang ating kalakasan sa biyaya ng Panginoon sa ating gawain. So, yes. Pag hindi mo ginawa yan, baka lalo kong lumo, lalo kong nawala eh. Tama pero yun, no? Nung ginamit, nagpatuloy. God's grace is our weakness is God's strength and grace is made perfect in our weakness. Yes. Yeah. Ganda example po yung Brother Sarah kasi they're not naman po Bishop full-time staff, no? Yes. But, and yet, parang they're ever available, ever present sa lahat ng mga gawain natin. No? Ang gusto ko itanong sa mag-asawa ito, paano nyo nahahatak itong dalawang ano? Ano, persahan ba yan? Paluan ba yan? And everything. From womb yata. Kami po, usually, hindi naman po talaga namin, punta kayo sa church, ganun-ganun to, no?
pinapakita lang po namin na kami po ay every time na you should avail yourself na mag-attend sa church kasi this is the only time that you can serve God. Pagkatapos nitong buhay na ito, wala na eh, di ba? So, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil nakita naman siguro nila ang aming prayer nga po is ano po eh, naging emotional tuloy. Ang aming prayer po ng mag-asawa, pag kami pong dalawang nasa altar noon na nagpipray is gamitin sila ng Panginoon more than ng mga ginagawa sa amin ng Panginoon din. Yun lang. Eh, kayo naman, you need to respond to this kayong dalawa. Oo. Eh, papa, mama, sumusobo na kayo. Bigyan nyo kami ng kanya. What do you say? Alam mo eh, ikaw nasa choir ka. Apo. Ang dami mong informant. No? Nasa nursery ka rin. And many other... Sa tadlap ako siya. Eh, so how are you taking this as young people? Don't cry. Sa amin po, it's more of very good examples po talaga si mama tsaka si papa. Pero they always also tell us na working kami na if kailangan talaga namin na nasa work, like hindi po kami makaalis, sabi na testimony nyo rin yan. So kailangan nyo rin pag-ingatan yung testimony nyo outside. So you have to be excellent there. If you have to be there, you can be there. Pero kung pwede kayo umalis, pumunta kayo ng church kung may mga kailangan. So yun po yung lagi namin. Ibig sabihin, the virtues and the qualities that you see here, you extend it to where you are, kahit sa mga workplaces. Tama yun, JC, for you also? For me naman po, more on, same din kay Aya, na ingrained sa amin since bata pa kami na hindi mawala yung pagiging priority ng pagpunta regularly sa kami together, pag halubilo sa ibang mga kapwa, mga Baptists and Christians. And yung nakuha rin po namin from their example is nakita rin namin yung mga challenges na nararanasan nila. And even through that, nakita namin kano ka faithful and kano ka present sila na nakapag-minister sa lahat ng ministries na ginagalawa nila. And with that, yun yung naging challenge din namin na alam namin paano nakayanan ng aming mga magulang and dapat kami rin mapakita namin to our own through our own testimony na kaya yes namin gawin and maging matapatan namin at least or lamangan din kung ano yung nabibigay na testimony ng mga magulang. Would I be correct in saying that the best learning that they extended to you ay yung pagdating ko sa Panginoon service? Okay. Ibig sabihin, Edwin, we can do a lot more in 2024. More. And that brings to close itong ating mga kwentuhan na ito. Napakayaman na po ng mga testimonies, mga experiences, kahit mga challenges. Yes. But through all these, the grace of God is not only what? Perfect in weakness. But it provides strength yes in everything. Okay. Ay, huwag kayong babalik. Huwag po kayong naalis. Magbabalik. Putting to close itong ating episode na ito. But Gabby, Reza, Harvey, at Aika, we are actually ushering in. No? Everyone, sa bagong taong 2024, at nagpapasalamat po tayo. Nagpapasalamat tayo dahil itinawid nyo kami. No? Sa 2023 at ngayon naman, kasama namin kayo nagsisimula sa 2024 and we have a lot more to do this year. Oh, di ba, Reza? Oh, po, tama yan, Bishop. At speaking of pagtawid, nagpapasama po tayo sa ating ministry partners, no? Ang Four Gospels Catering Services po, ang Haircutters Republic, Hub 105, ang ating SBSI, Miami Cakes, Refined Kitchen, Yuhu, Frozen Yogurts, and of course, ang ating peculiarity. Kasama rin po ang Likha, Crafts and Coffee, and Spotty Feed. Salamat po. Lighthouse Blooms din po, napapasalamat po tayo sa ating partner na yan. At marami pong salamat din po sa inyong panonood ng patuloy. Maaari po kayong manood din po ng mga replay ng ating Lighthouse Cafe TV Talk Show sa atin pong Facebook and YouTube channel. Sinapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC and The Great Commission TV. And of course, don't forget to like and subscribe. Yan, at i-download nyo po ang ating Lighthouse Spectrum app sa
mobile app na ito sa App Store at libre po yan. You can also access yung mga videos and ating mga ebooks from this mobile app. And so, join us again, hindi next year. Monday, next week. Same time, 8:30. Monday ulit, ano po, for another live episode of our Lighthouse Cafe. Where good talks happen.